6 years ago, ang kadnatan sa imotok, we give what is best for the poor because poor is the treasure of the church. Kung tatanungin ko kayo, ilan po ang simbahan ng Divine Mercy sa Parayaw? Isa. Pero hindi lang talaga isa. Dalawa po talaga yung simbahan dito sa Parayaw sa ilalim ng Divine Mercy. Ito pong simbahang ito ay tagpuan ng Diyos at tao. At sa Biblia, noon pong si Jacob, si Jacob ay nakipagbuno sa isang espiritu, sa isang anghel at nasiraan siya ng kanyang balakang. Alam niya na nakakita siya ng hagdanan mula lupa paakyat ng langit at may mga anghel na nag-aakyat panaog. At simula noon, sabi ni Jacob, banal ang lugar na ito at dito sa lugar na ito, itatayo ko ang templo ng Panginoon. Nagtayo ng templo at sinasabi nila, ito ay bahay ng Diyos. Katulad ng parish church natin ngayon dito sa Divine Mercy sa Parayaw, itong lugar na ito ay pinili natin ayon sa ating pangarap, ayon sa ating vision upang maging tagpuan ng Diyos at ng tao. Pero sa bagong tipan sa New Testament, mayroon pong naging usapan ang babaeng Samaritana at ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, "You will not worship me in the temple. You will worship me in spirit and in truth." Ang ibig sabihin po noon, mayroon pang pangalawang simbahan. At ang pangalawang simbahang yon ay hindi yung simbahang bato. Ang ibig sabihin po noon, ang bawat isa sa atin, tayong lahat, kahit wala dito sa loob ng simbahan na building, tayong lahat ay simbahan pa rin. Kung kayo ay naglalakad ng sama-sama, nagpo-prosesyon, nagdadasal sa bahay, nagkakawanggawa, nagtuturo ang mga katikista, o nagtatrabaho ng buong sipag at katapatan, nandoon din po ang simbahan. Ibig sabihin, ang simbahan dito sa Parayaw ay talagang dalawa. Una, nandito dito, pinagtitipunan natin. Ang pangalawa ay tayong lahat. Tayong lahat ay simbahan ng Diyos sapagkat tayong lahat ay pwedeng sumamba in spirit and in truth sa ating Panginoong Diyos. Kung gano'n naman pala, ay hindi na tayo kailangan magsimba. Hindi po. Kapag sinabi niyo naman na hindi na kailangan ng simbahan sapagkat ako ay tahanan ng Diyos at ako lang ang tahanan ng Diyos, mali din yun. Kasi nandito sa lugar na ito ang Diyos, nasa puso mo, sa puso mo rin ang Diyos. Ibig sabihin, kailangan nagdadasal tayong mag-isa. Pero kailangan nagdadasal din tayong sama-sama. Kahit tayo nag-iisa at walang nakakakita, dapat nating isabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Pero kailangan pa rin tayong pumunta sa simbahan. Sapagkat ang simbahan ay simbahan din. Simbahang nasa puso, simbahang nasa building. Simbahang nasa ating kalooban at simbahang nakatayo sa ating barangay. Ang dalawang simbahang ito ay nagtutulungan. Tinutulungan natin ang simbahang bato upang maging tunay na tahanan ng Diyos. At nagtatagpo-tagpo tayo dito sa simbahang bato upang pagkatapos ay palakasin ang ating kalooban at maisabuhay natin ang ating tinanggap sa loob ng building na ito. Mahalaga ang simbahan. Maganda ang simbahan. Pero hindi ito ang pinakamagandang simbahan sa Parayaw. Sapagkat ang pinakamagandang simbahan sa Parayaw ay kayo. Mas maganda kayo kaysa sa building na to. Sapagkat ang building na ito balang araw guguho. Pero ikaw na simbahan ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Maganda ang simbahang bato, pero mas maganda ang simbahang tao.
ang simbahang tao ay handog ng tao sa Diyos. Ang simbahang tao ay handog ng Diyos sa ating lahat. At hindi gumagawa ng pangit ang Diyos. Sapagkat anumang galing sa Diyos ay magpasawalang hanggan. Kilalanin natin, magpasalamat tayo sa simbahang bato na maganda. Subalit huwag niyong kakalimutan kung paanong gusto natin maganda ang ating simbahan, dapat mas maganda kayo kaysa simbahang ito sa pamamagitan ng malinis na kaluluwa, ng banal na buhay, ng buhay na nagmamahal sa kapwa-tao at sa Diyos. Amen.